Hello guys, magandang hapon. For sharing lang po ito guys. Konting history lang po yan. Ito po yung mga pera natin noong unang panahon. Ating mga lolo, mga lola yan. At nabutang ko rin po yan guys. So, ang ating mga pera noon ay kalalaki. Ayan, gaya po nito. Malaki po ang ating pera at pero marami pa pong mabibili sa ganitong klaseng mga pera. Marami po. Hindi po gaya ngayon na ang 10 piso mo ay halos wala nang saysay ang 10 piso. So, itong mga pera na to ay hindi na po ito nagagamit sa ngayon dahil ito na po ay napalitan na ng husto ng mga bagong nailabas na pera. So, sa mga bago lang po dyan, kung hindi pa kayo nakakita ng pera na mga luma, so ito po yung mga pera na mga luma na atin pong naitabi at para rin sa inyong kaalaman na meron kayong alam sa history ng ating pambansang pera ng Pilipinas. So ito po, siya na po natin. So ito po ay pera na naipangalan po ito kay Jose Rizal, Dr. Jose Rizal, ayan po. So, marami nagsasabi na mayroon daw di umanong ginto ito. Pero ang sabi naman ng Philippine National Bank o Central Bank of the Philippines pala, no, ay wala akong katotohanan yan. So, yan po guys, meron po siyang year na 1972 o 74. Ayan. So, maganda pa po siya. So, nung araw kung meron kayong 100 piso, so sigurado laglagahin yung short pag mahinang garter dahil ang bigat na po ng 100 pesos. So, hindi pa ako nakapagtabi ng 100 pesos na papel kasi meron na pong ano noon, meron na pong 100 pesos na papel noon. So, maghagila pa po tayo. So, ito po yung piso na nakapangalan kay Jose Rizal. Ang ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal nakalagay po 1 peso. Ayan. Hindi pa nagpupukos yung camera. So, ayan po guys, nakalagay 1 peso. Ayan. Nakapakalang kay Dr. Sersal. Ayan po. So, marami na kayong nabibili noon ng araw. At big time ka na kung ikaw ay estudyante, bigyan ka ng piso ng nanay, ay okay na. So, ito naman po ay 10 piso or 10 piso coins na nakalagay po sa kanyang likuran ay Republika ng Pilipinas. Ayan, 10 piso, ayan o, meron siyang year na 1988, ayan, so medyo lumana po ito, ano? So, tingnan natin ang kanyang likuran. Ayan, yan po yung mga tao na at mga sundalo na gumanap sa nangyaring people power noong 1988. Aid sa people power. Ayan, nakakalagay yung mga sundalo, yung mga civilian, tapos may tanki sa likod at may bandila ng Pilipinas. So, ayan po. So, ito po naman ay atin pong titingnan kasi ito mas bago-bago. Medyo yun kasi luma na. So, ito po yun, yung bago na atin pong binili. So, 1988, 10 piso coins. Ayan, medyo kumikintabita pa. Republika ng Pilipinas. So, ayan. Ito po yung bago, ano. So, makikita nyo po, guys, na napakaganda po. Ito ay pure collection. Collection lang po ito, guys. Para ma-issue lang po sa inyo. Baka gusto nyo magkaroon ng ganitong collection, PM lang po, ano. Marami tayong old coins. So, ayan po. Nakalagay po dyan sa People Power Revolution na naganap noong 1988. Ayan, mayroon pong nakasulat. Hindi natin masyadong mababasa, ano. So, ayan guys, so sa likod po niyan may tangki at sa harap ay mga tao at nakatusok naman yung yung bandila ng Pilipinas. So, ayan po guys, for sharing. So, napakaganda po ng materialis na ginagawa ng ating mga gumagawa ng pera noong araw ng Central Bank of the Philippines. So, hindi po siya basta-basta nasisira guys. Ito po yung may nickel. So, ito ng mga 5 piso na to ay nagagamit po ito ngayon. Circulated po ito. May tatak ama year na 1997, although medyo bangas-bangas na ang kanyang mukha. Nakalagay po Republika ng Pilipinas, 5 piso kay Emilio Aguinaldo po ito, ano.
So ayan po yung kanyang requirement. Ito po ay nag-circulate po ito, nagagaya po ito sa pamimili hanggang sa ngayon. Pero itong tatlo ay hindi na po. So sana po meron kayong kunding natutunan guys ng ating mga lumang barya ay mahalaga po ito guys bilang souvenir. Pero sa mga susunod ay atin pong alamin kasi meron po itong mga presyo na nakatago guys sa mga kolektor. Maraming namimili ng mga koleksyon ng mga old coins. Kaya atin pong alamin ang presyo sa susunod na pagkakataon. So thank you for watching guys and God bless. Hope meron kayo natutunan regarding po sa ating mga salaping luma. Thank you for watching and God bless.